Na-aksidente ang asawa ni Rhea, kaya madala siya ngayon sa ospital. Napansin niya ang kakulangan sa nurses. Kasi puro minsan ay training. Siyempre, pag yung sagaya natin na pag alam nating training lang, possible na tama or mali. Sa madaling salita, meron kang pag-alaala talaga. Dati nang sinabi ng Private Hospitals Association, 40% na ng nurses ang umalis bago pa tumama ang COVID-19 pandemic. Pero sa datos na nakalap ng ABS-CBN Investigative and Research Group, lumalabas na kahit kasagsagan ng pandemya, nagtuloy-tuloy ang pag-alis ng nurses. Halos 6,000 nurses ang na-deploy noong 2020. Kahit may 5,000 deployment cap ang pamahalaan at walang bagong nurses ang bansa matapos makansela ang licensure exam. Halos 20,000 naman ang umalis mula 2021 hanggang 2022. At kung susumahin mula 2015, makikitang mas mataas pa ang bilang ng mga umalis kaysa sa mga bagong nurse. Kaya naman ang mga naiiwan sa Pilipinas, bugbog sa trabaho. Immediate impact niyan para tayong nabawasan ng bed capacity. Kasi ang isang nurse, halimbawa, can handle one nurse is to eight patients. Pag talagang pagod na sila, bigla na lang mag-absent yan eh. Kung kulang kami ng nurses, limited ang pag-a-admit namin. Okay. Ang mga bagong nurses naman, hindi rin ma-deploy agad dahil kailangan pa ng hands-on training. Pati magte-train sa kanila, nauubos na rin. Isa rin sa tinatamaan ngayon ang bilang ng mga specialist nurses o yung mga expert o bihasana sa pangangalaga ng mga pasyenteng may partikular na sakit o pangangailangan. Problema ito para sa mga ospital na may espesyalisasyon gaya ng mga cardiac at dialysis centers. Si Nurse Amir na pumasa sa interview para sa Manitoba, Canada, chemodialysis specialist. Sa 9 taon niya sa propesyon, marami siyang sinakripisyo. Nagbayad para sa training, nag-volunteer para makapasok ng ospital, nagtiyaga sa sahod na 1,500 pesos kada kinsenas. Ang sahod niya bilang espesyalista, kulang pa rin, kaya sumasideline pa sa BPO. Sana yung serbisyo sa bayan, maserbisyohan din. Yung nagseserbisyo sa bayan, parang i-return naman sana yung favor din sa mga tao na hardworking as well, na tinatawag nilang bayani lalo na ng pandemic. Hamon ng Philippine Nurses Association sa pamahalaan, ayusin ang sahod, benepisyo at iba pang problemang kinakaharap ng mga nurse. Marami pa tayong napag-usapan noon na tungkol sa job security, still contract of service, still on the job orders. Suportado naman ng DOH ang mga panukalang batas na naglalayong ayusin ang sahod at mga insentibo ng mga nurse. Pero higit umanong kailangan ngayon ang pagtatakda ng mga kondisyon bago payagang makakuha ng nurses ang ibang bansa. Yung 2 years na kondisyon na te-train mo sila dito, they still stay with us bago mo kunin, at least na di-determine natin kung ilan yung paalis, ilan yung magsistay, ilan yung babalik. Binatikos rin ng International Council of Nurses ang agresibong recruitment ng mayayamang bansa sa mga mas mahihirap na bansa. It's the higher income, richer countries who are going on this global shopping trip to address shortages which they have failed to recruit enough of their own, and they are taking from shelves which are already very, very bare and can least afford to lose nurses from. Para sa grupo, parehong national security at safety issue ang kakulangan sa nurses. Kaya imbis na mag-agawan, kailangang mamuhunan ang bawat bansa sa sarili nitong nurses. Zen Hernandez, ABS-CBN News.